Netizens, may panawagan kaugnay sa pagkawala ni Julia Montes sa FPJs ang probinsyano. Paganda na ng paganda ang mga kaganapan sa FPJs ang probinsyano, ngunit marami ang nadismaya sa biglang pagpatay kay Mara. Marami din naman ang naniwalang siya'y babalik sa takdang panahon, hindi pa kasi ngayon maari dahil siya'y nagdadalang tauan nila. Napag-usapan ng netizens ang kanyang imaheng ito kung bakit tinakpan ng unan ang tiyan, kaya't naniwala silang totoo ang balitang buntis na nga siya na pangalawang anak nila ni Coco. Ayon kay Julia sa interview niya noon sa Mega Entertainment Magazine, nais niyang magbahagi ng kwento tungkol sa hirap ng pinagdaanan ng siya isa pang teenager na magbigay inspirasyon. Hindi umano maganda ang mga naging karanasan, kaya't sa murang edad, sila'y nais niyang turuan. Bakit nga ba niya nasabing marami na siyang pinagdaanan sa murang edad? Dahil nga ba ay naging breadwinner mula bata pa lamang? Dahil ba iniwan ng ama? Dahil ba sa kahirapan? At dahil din ba sa maagang pagkabuntis? Kung totoo mang nabuntis noon ay ito'y dapat ipagmalaki. Ngunit baka'y maapektuhan ang kanilang karera ng asawang si Coco. Aniya, I'm willing to explore yung mga bagay na ano, yung pwede ko i-share sa life ko na I can inspire other teens na going through family problems. Any problems na siyempre, at the end of the day, may madidepress, may malulungkot. Swerte lang ako na nakahanap ako ng right path. And in our lives, hindi ko naman nahahanap lahat ang right path. So, when it comes to that point, I can share my story. Gusto ko pag mag-share ako ng story ko, it can be inspiring. Ayoko lang yung feeling na na-share ko siya and then na-share ko lang siya. Nang siya natanong kung in a relationship ba, hindi niya ito itinanggi. Siya ay alagang-alaga umano. Hindi daw sanay sa kanyang pamilya na sweet ang isa't isa. Ngunit ngayong siya ay umiibig na ay naging malambing na. Aniya? Siguro, yun pala yung pakiramdam na inaalagaan ka naman. Hindi lang ikaw yung nagbibigay ng love. Meron ka nang nare-receive na love. Mas naging expressive ako. Mas expressive ako sa mga bagay na emotions. Especially when it comes to the aspect of love. Yung I miss you, I love you. Yung hindi na ako nahihiya to take care of somebody. Dati kasi, meron pang baka iisipin naman masyado akong ano or sa family ko. Minsan dahil nakakalakihan na naming hindi kami sweet, ngayon mas sweet ako dahil sa love. So, ang laki ng difference. Nang natanong kung bakit tahimik lang pagdating sa relasyon, sagot niya ay baka dahil hindi siya selfish. Aniya, siguro kasi buong buhay ko, hindi ako selfish. This time, gusto ko yung akin. So, ayoko lang i-share for the sake of pa mysterious lang. This time, gusto ko no pressure from other people. Growing up, ang dami ng pressure. Pero, yung lumaki ka sa children's show na parang siyempre, lumalaki kaming may mga pressures. Gusto ko sa aspeto ng buhay ko na to. Walang pressure. Yung taong involved, ayoko. Yun lang yung importante. Yun lang yung nagmamatter. Walang opinions ng ibang tao kasi hindi naman natin lahat mapiplease. And that's my point of view na parang wag na natin istresin yung mga sarili natin sa labas. Ito yung atin, so let's just be happy and enjoy. Inamin naman niyang siya in love at iyan ay hindi isang sikreto. Aniya, actually, hindi ko sabihing secret. We just chose this path kasi we both believe na ang atin. Pumasok tayo sa trabaho to na magulo. Huwag na nating paguluhin, pati yung atin. Dagdag pa, isang personal choice na tahimik lang silang dalawa upang iwas stress. Aniya, no, there's nobody. It's just a personal choice. Personal choice namin yun. And for us kasi talaga, naniniwala kami pag ano kasing nandyan, sisirain. Pag hindi kayo, pag magka-love team kayo, gustong maging kayo. Pag kayo, pag sisirain kayo. So, might as well, anong alam nyo? Okay, kung anong alam nyo, okay po, yun na lang. Yes naman ang kanyang kasagutan ng natanong kung ano ang maging sagot kapag mag-propose si Coco sa kanya. Aniya, yes of course, I will not protect it naman if hindi. Ito pala ang rason bakit matagal na itinago ang relasyon upang umiwas na pangunahan ng iba, upang iwasan ang pressure sa mga taong mapanghusga na kung sabihan kay para bang maraming alam sa pinagdaanan. Gaya na lang ng maraming public relationships ngayon ng mga celebrities na isa sa mga dahilan bakit nauwi sa split ay dahil na rin sa mga bashers. Wise decision ang kanilang pinili. Dahil kumpirmado na nga ang kanilang pag-iibigan ni Coco na ayon pa ay hindi isang sikreto, siguro totoo din ang sabi-sabi na siya ay nagdadalang tao na ngayon.
malinaw sa litratong ito na tinakpan ang tiyan at siya nananaba. So, magkaroon na ng kapatid si Baby Lemon. Kung hindi siya buntis, bakit biglaan ang kanyang pagkawala sa ang probinsyano? Sa bagay, hindi naman matagal ang isang taong paghihintay ng mga fans. Kahit na buntis, hindi ito inalintana ng tagahanga dahil sa labis na pangungulila sa kanilang dalawa on screen. Anila, it would be a blockbuster when Mara shows up. I hope she does soon. Mara, sana bukas, magpakita ka na para makita mo na daddy mo Oscar. Si mami mo Aurora, nagkita na kayo. Sana buhay pa si Mara. Kakamiss kasi. Bakit nawala si Mara? Sana bumalik na siya. Hindi pa kumpleto kilig ko eh. Buhay pa yan si Mara o Julia Montes. Sa intro, silang dalawa ni Coco, diba? I'm sure buhay pa yan. Mara is still alive. She is found by Ramona before they found Cardo by the bridge and brought her to their camp. Yes, naniwala kami na buhay ka pa, Mara. Sana mubalik na ka. Magtulungan kayo ni Cardo at ni Ma'am Charo Santos. Hanapin ninyo ang mga agila. Tulungan ninyo marami pa kayong kalaban. Ako mag-uulgid ko o dili ko makakita sa probinsyano. Mawala akong kakapoy kung makita ko si Cardo sa ang probinsyano. Balikan na, Mara. Asan ka na ba? Astig mga action scenes mo. Mara, bumalik ka na. Uwi ka na, Mara. Aurora, makikita din kayo ni Mara. Nagpagaling lang yun. May ibang tao na tumulong sa kanya. Malakas ang kutob ko. Parang tinamad namin nang mawala si Mara. Istorya nila yung inaabangan ko sa kanyang pagpasok niya sa buhay ni Cardo. Sana buhay pa siya at bumalik. Miss ko na rin si Mara. Balikan na idol para may kilig naman. Sobra ako sabik lalo na pag magkasama kayo ni Cardo. Idol, please, balikan na. Buntis raw si Mara kaya inalis agad sa probinsyano. God bless Mara for a second blessing. Medyo tumaba nga. And lagi tinatakpan ang tiyan. Okay lang basta si Dalisay. Huling pag-ibig ni Cardo si Mara. So, mabubuhay pa yan sila at marami pa silang misyon. Wala naman yatang drama na natatapos sa kasamaan. Di pwede yun. Noon pa man, hindi na aktibong magbahagi ng imahe si Julia Montes sa kanyang social media accounts kaya't mahirapan tayong kumuha ng iba pang pruwebang siya'y buntis nga. Noon pa man din, lagi na siyang supportive sa mga kaganapan sa buhay ni Coco. Sa nakalipas na mga araw, siya nagdiwang sa success ng teleseryeng nakakuha ng mataas na numero ng manonood sa livestream views sa YouTube. Una ay nakakuha ng 287,241,000 hanggang sa tumaas sa kanilang bakbakan ni Lito Valmoria na naging 321,373. Sa naging yugto nang ipinakita ang batang Cardo sa kanilang harapan ni Ramona, ibinahagi din niya ang videong inanyayahan ang mga fans na panuorin ang importanteng yugto sa buhay ni Cardo. Napansin naman ng netizens ang kanyang pagiging isang supportive wifey. Anila, napaka-supportive wifey. Ganda ng twist. Sana Mara, makita ka na namin at sana si Ramona ang magliligtas sa'yo para magkita na kayo ni Cardo. Kung lahat ba naman ng partner, ganyan ka-supportive. Sana all. Blessed Virgin Mary Girl, beautiful Mara. Walang kupas ang ganda at 27 years old at fresh and young and beautiful. Magkasangga kahit kailan. Nagkataon, nagkatagpo. Soon, maging agila na sana si beautiful Mara. Kapag malaman niya ang totoo at sana malaman din nila Cardo at Agila na ginamit lang sila ng traitor na sina Armando at Lolita para iligtas nila Cardo at Agila si Mara at Aurora. Super ganda talaga ni girl beautiful Mara Julia Montes kahit no makeup. Super swerte talaga ng boyfriend at maging asawa in the future. Very mabait at responsible at simple at decenting babae at super matalino at marunong sa buhay at may respeto sa kapwa at may takot sa Diyos. Salamat Panginoon. Hashtag Coco Jewel is back after 10 years of long waiting. Hashtag FPJAP6. Hashtag walang hanggan. Coco Julia lang sa kalam. Dahil nga ay kabago-bago lang inanonsyo ang comeback ng aktres sa series kasama si Coco. Malabong tapusin na ito ngayong taon dahil pagkatapos manganak ay babalik pa si Julia. Ano nga ba ang saysay ng intro ng series na makikitang naglalaban si Cardo at Mara kung hanggang doon lang pala ang pagpapalabas sa kanya na mauwi lang pala sa kamatayan ang huling pag-ibig sana ni Cardo Dalisay? Ano din ba ang saysay ng pag-anonsyong siya ang last love team ni Coco sa serye? Hindi maganda ang istorya kung magtapos na lang na siya'y binatilyo pa rin na hindi man lang pinatikim ng kilig ang mga fans at hayaang marami ang mabigo.
Ikaw, anong masasabi mo dito?